Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys ay ipapakilala ko sa inyo ang bago kong isda. Yan yung nakikita nyo sa screen ay isang Zenzu at ang strain niya ay Red Hat. So katulad siya ng isang Red Hat natin, hindi ko lang alam kung anong version yon, pero isang breeder lang ang pinanggalingan nila. Si F.H. Jones Red Hat. So si F.H. Jones Red Hat siya kasi yung nagbe-breed ng mga Red Hat strains na Flowerhorn Fish. At ang mga features ng isang Red Hat, yun nga nakikita ninyo, ay crossover na pearls at full mask. At syempre malalaki din yung kanilang cock. So ganun din yung ating isang Red Hat doon, pero yung pagkakaiba nga lang, mas mapula yung isa nating Red Hat kaysa sa dito. So ito medyo maputla ito. Kaya hahabulin natin to guys. Itatry natin habulin yung kanyang kulay. Tatry natin kung titingkad pa yung pagkapula niya. At gagamitan natin ito ng Super Cock Flowerhorn Enhancer. So solid to guys no, yung nabili ko. Dahil yun nga, crossover na yung pearls niya. Wala siyang panot. At full mask. So, ang kanyang mukha ay talagang mayroong mga pearls. At kung nakikita nyo guys, short body siya. So, hindi siya katulad ng isa kong Red Hat na medyo normal size yung body niya. Ito ay isang short body. Yun nga lang, no, medyo nagtataka ako at dahil malaki yung kanyang tiyan. Pero ano naman guys normal naman yung kanyang pupo. Pero siguro, no, sa strain talaga nito or sa breed talaga nila nito na malalaki talaga yung chan. Kaya may mga flower horn din kasi guys na normal lang na malalaki yung chan. Kaya siguro isa siya sa mga type na yon, yung mga butod na malalaki yung chan. Ayan guys, so yan. So siguro no, ang isda na ito ay parang tinriman yata. Kaya kung nakikita ninyo ay may trim yung kanyang fins. Okay? And then try natin na medyo palakihin pa. Alam ko may ilalaki pa yung cock nito kasi medyo kulubot. Drop cock 'yan eh, parang drop cock siya guys, siguro dahil sa stress. Pero mahahabol natin ito guys. Gagamitan lang natin ng enhancer at alagaan lang natin ng mabuti. So yun guys no. Yun kung napapansin niyo yung kanyang may part siya ng kanyang ulo na parang ano, parang pock nut no. Pero hindi pock nut yan guys no. Yung ano yan. Medyo dumami yung pearl yung part na yan. Ayan guys. Ayan, nakikita ninyo, dumami yung pearl dyan. Pero, parang pock nut kung titingnan. Pero hindi guys. At saka, malalaman natin guys na drop cock yan. Kasi kumukulubot yung likod. Ayan guys, oh. So, kumukulubot yung likod. So, habulin natin, no, yung cock niya. So, yun lang guys, no, pinakilala ko lang sa inyo ang bago nating isda. Na walang pangalan, version 10, si version 10. Hindi ko pa nilalagyan ng pangalan yung mga isda ko. No, sa susunod siguro nalalagyan natin ng pangalan para ma-identify natin kung sino yung mga tinutukoy natin sa ating mga vlog. Ayan guys, so may bago na naman tayong isda at ito yung magiging future breeder natin. Kasi binili ko siya dahil yun nga proven na hindi marunong mag-similia ang ating Red Hat. Kaya bumili ulit ako ng isang flower horn. Pero hindi din ito proven breeder, pero itatry natin na i-breed siya sa next na female na maglelay ng egg. Try natin na i-breed gamit ito yung ating bagong flower horn fish. So ayan guys, so hanggang dito lang muna ang ating video. Don't forget to subscribe sa ating channel Sashimi the Flower Horn. And sa mga hindi pa nakapag-follow ng aking shop sa Shopee, paki-follow na guys, Sashimi the Flower Horn Shop.
At meron din tayong shop sa Lazada. At kung gusto nyong bumili ng mga enhancer, meron tayong product, no, na Supercock Flower Horn Enhancer. At marami na rin akong natatanggap na mga good reviews, guys. So, hanggang sa muli, this is Sashimi the Flower Horn Channel na nagsasabing God bless and happy fish keeping sa inyong lahat. Bye-bye! Shoutout kay Danilo Maenke, Greperson Evangelista, Shelmar Joe, and Tito Kevin.